Halos 10 bilyong piso ang halaga ng pinsalang idinulot ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Pero ang hamon na yan, tinatapatan ng pamahalaan sa pamamagitan ng puspusang pagtulong sa mga mangingisda at mga magsasaka. Si Clazel Pardilia sa Sentro ng Balita, live. Naomi, patuloy ang distribusyon ng Department of Agriculture ng tulong sa mga mangingisda at magsasaka na apektado ng tagtuyot dulot ng El Nino. Umabot na sa 9.71 billion pesos na halaga ng tulong ang naipamahagi ng Department of Agriculture sa mga naapektuhan ng tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon. Kabilang sa mga naiabot ay ang pinansyal na ayuda, patubig, libreng binhi at alternatibong hanap buhay sa mga magsasaka at mangingisda. Ipinamahagi ito ng ahensya kaakibat ng isinasagawa na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pamamahagi ng Presidential Assistance of Farmers, Fisherfolk and Families. Samantala, pumalo na sa 9.5 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa epekto ng El Nino. Pinakaapektado ang mga magsasaka ng palay sa Mimaropa, Cagayan at Western Visayas. Sa kabila nito ay nananatiling positibo ang DA na wala itong malaking epekto sa kabuuang produksyon ng palay at supply ng bigas. Ito na siguro yung mga huling papasok ng mga report. And hopefully, ay hindi pa rin ganun kalaki. Yung rice natin, nasa yung total area affected is 83,000. Yung totally damaged is 24. Still below yung aming expected na 150,000 hectares na total area to be affected by El Nino. Siniguro rin ng DA ang kasapatan ng supply ng sibuyas sa harap ng banta ng El Nino at La Nina. Matatandang nagkulang ang supply ng sibuyas sa mga nakalipas na taon at sumipa ang presyo. Sa ngayon ay may sobrang ani na nakaimbak sa mga cold storage facility. Onions can be stored. So yung mga sibuyas na hindi magagamit ngayon. Kasi yun talaga yung purpose. Ine-expect natin, so sobra yung production talaga ngayong taon na to. So it can be stored up to the end of the year, 6 months, para may magamit tayo doon sa lean months. Naomi, inaasahang aabot sa 370,000 metric tons ang produksyon sa sibuyas sa unang anim na buwan ng 2024. Sobra pa ito sa demand na 300,000 metric tons, kaya walang dapat ikabahala sa supply at presyo ng sibuyas. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Naomi. Yes, Clazel, pwede mo pa bang ipaliwanag kung ano yung paghahanda na ginagawa ng DA para dito naman sa La Nina? Naomi, ang ginagawa ng Department of Agriculture ay ang patuloy na pamamahagi ng iba't ibang tulong para sa mga magsasaka, kagaya na lamang ng mga farm input. Halimbawa dyan, yung mga libreng binhi, yung mga buto ng palay o ng iba pang mga agricultural product na resistant sa sobra-sobrang pag-ulan o sa baha. Yan yung mga efforts ng Department of Agriculture. Bukod pa dyan, yung pamimigay ng pinansyal na ayuda. At saka, Naomi, ang National Irrigation Administration naman, inihahanda yung ating mga irigasyon para talagang makapag-imbak ito ng sapat na supply ng tubig. Nagsasagawa rin sila ng mga desilting operation. Yan ay para maalis yung mga matitigas na lupa at nang sa ganon, ito ay makasahod talaga ng ulan na magagamit ng ating mga magsasaka. Naomi? Maraming salamat, Clazel Pardilia.